Magandang araw po. Kumusta na po kayo? Binabati po namin ang lahat ng walang sawang sumusubaybay sa amin sa programang ito. Pinakahahangad po namin na kayo at ang inyong pong buong sambahayan ay nasa mabuti at ligtas po na kalagayan. Mga ginigiliw po naming taga-subaybay, mga kaibigan, ang mga ipinatutupad po na quarantine ay nagbigay daan para makasama natin ang ating pamilya ng mas mahabang oras at lubusan pong makita ang kanilang tunay na kalagayan. Ito po ay naging daan din para naman sa iba na makapag-reflect sa marami pong bagay katulad ng kung ano na ang kanyang kasalukuyang kalagayan pagkatapos ng maraming taon ng kanya pong pagpapagal. Subalit, pagkakataon din po ito para sa iba para maikumpara nila ang kanilang kasalukuyang kalagayan sa kasalukuyang kalagayan po ng kanilang mga kakilala o friends sa social media. Nakikita po nilang maayos ang sitwasyon ng mga ito at nagtatagumpay sa kabila po ng pandemya. Dahil po dito, nakararanas sila ng tinatawag na quarantine envy. Isa pong bagong termino, subalit mula sa dati ng salitang envy o pagkaingit. Ano po ba ang ingit? Ano po ang masamang epekto nito sa tao? At ano ang itinuturo ng Biblia tungkol po dito? Bago po natin yan alamin, ay panoorin po muna natin ito. Call center agent ako sa isang telco sa Ortigas. Bago lang po ako sa trabaho ko ngayon kasi halos kalilipat ko lang siya. So, agent pa lang po talaga ako. Nasa pinaka-bottom pa rin ako, parang agent lang. Mayroong pangarap si Precious. Pero hirap siya natuparin ito. Talagang original plan ko is magtayo ng business kapag nakapag-ipon ako. So, yun po yung goal. Kapag kaya na po, kapag doable na po, na hindi na parang nare-restrict ng pandemic, yun po yung gagawin ko. Karamihan sa mga negosyo ngayon ay nagsasara. At ang mga naghahangad magtayo ng negosyo ay hindi na muna itinuloy. Subalit may ilan naman na nagtagumpay pa rin sa kabila ng pandemya, tulad ng kaibigan ni Precious. May kaklase po kung nag-start ng business, ng pag-bake. Gumagawa sila ng cakes and cupcakes. So, yun kasi yung pinaka-forte ko rin kasi yung course ko po talaga is culinary and pastry art. So, parang kapag nakikita ko po yung gano'n, na syempre kabatch ko siya, tapos siya pa yung nag-excel sa ganong field, tapos andito ako, tapos hindi ko naabot yung gano'n na parang nag-boom po kasi yung business nila. Na as in talagang marami na silang customer, nakapagpatayo na siya ng bahay. Meron na nga po silang meron na silang branch ang alam ko sa ibang lugar. Bukod sa online nila, parang may shop na sila, tapos parang nakapagpatayo pa sila ng branch sa ibang lugar. So parang medyo na nakaka-insecure. Nararamdaman mo yung ganun eh, na parang sana ako rin, sana matupad ko rin yung pangarap ko. Kasi matagal ko na po kasi pinapangarap yung about sa yung mag-excel sa pagbe-bake, sa pagkakaroon ng ganong klaseng business, especially sa course ko, inline siya sa course ko. Yun yung nagtutulak sa akin para magpursige. Parang yung nakikita ko sa kanya, parang yun yung gusto kong ma-achieve. Batid ni Precious na hindi maganda ang dulot ng inggit. Nakita niya ito sa kanyang mga kaibigan. May kaibigan po ko na nainggit sa kaibigan namin na parang mas umangat sa buhay.
parang hindi po magandang kinahinatnan dahil bukod po sa nagkaalit sila, parang humantong pa po sa pagkakademandahan. Kaya sa halip na maingit, ay ginawa ng inspirasyon ang narating ng kanyang kaibigan. Kailangan kong magpursige siguro para ako makarating rin ako sa ganong stage, para maging successful rin ako na tao kagaya nila. Yun po kasing inggit, kasalanan yun eh. Masama talaga siya. Tingnan nyo po kung ano yung mga potential nyo. Parang i-appreciate nyo po yung sarili nyo. Tapos kapag nararamdaman nyo na po yung inggit, manalig lang po kayo sa Diyos, manalangin. Siya po yung magbibigay ng mga biyaya na para sa atin. Sa atin pong napanood ay ipinaliwanag sa atin ang nararanasan po ng ilan na tinatawag nilang quarantine envy. At gaya po ng binanggit na namin sa inyo kanina, ito po ay isang makabagong termino, subalit nag-ugat sa dati ng salitang envy o inggit. Ayon po sa ibinigay na kahulugan ng isang online dictionary, makikita po ninyo sa inyong mga TV screen, ang inggit o envy ay ang pakiramdam ng pagnanais na magkaroon ng mga bagay na mayroon ang iba. Dahil po sa inggit, masakit para sa kanya at naghihinanakit siya kapag nagtatamasa ang iba ng kalamangan po sa kanya. Mga kaibigan, masama po ito. Ang inggitan ay madalas po na nagaganap sa pagitan ng magkakasama o magkakakilala na may magkakahawig na katangian. Kaya nangyayari po ang inggitan sa pagitan ng mga magkaklase, magkaopisina, grupo ng magkakaibigan at maging sa pamilya. Dahil sa halos iisa po ang uri ng kanilang kalagayan, halimbawa, magkaklase, halos pareho po yan ng edad, magkaopisina, ang magkakaibigan at pareho ng kasarian, parehong lalaki o kaya ay babae, magkapatid, pareho po ng kinalakhang lugar. Ang mga nabanggit po na halimbawa ay may pagkakahawig ng pinag-uusapang gusto nilang matamo sa buhay at mga pangangailangan. Kung kaya't kapag ka po ang isa ang naunang magkaroon ng bagay na gusto nila, ay maaari pong maganap ang inggitan sa pagitan nila. Nagkakaroon na rin po ng kompetisyon sa pagitan po nila. At ang isa po sa mga dahilan kung kaya't ang iba ay hindi matanggap na naunahan o naungusan na sila ng kanilang kapwa, ay sapagkat ang iniisip at pakiramdam po ng naiinggit ay hindi naman daw karapat-dapat sa kapwa niya ang tagumpay na tinatamasa nila. Mga kaibigan, maaaring maganap po ang ganitong mga pangyayari. Halimbawa, kapag ang isang negosyante po ay nalugi at bumagsak ang negosyo dahil po sa pandemya, at nakita niya na ang ibang negosyante na kapareho niya ng negosyo ay lalong kumita dahil nagawa, halimbawa, na maka-adapt at makapagbenta online. Sa panig naman po ng mga magkakaibigan, maaaring maganap ang inggitan kung ang lifestyle ng isa ay nakahihigit sa isang kaibigan niya, o kaya naman ay may bago itong bahay, sasakyan, electronic gadgets, sa kabila po ng pandemya. Mga kaibigan, alamin natin, ano po ang itinuturo ng Biblia na negatibong dulot ng inggit? Ang babasahin po namin ay Santiago 3:16. Pakinggan po ninyo ang pagtuturo. Sapagkat kung saan umiira lang pagkainggit at pagkamakasarili, naroon din ang kaguluhan at lahat ng uri ng kasamaan. Sana po napansin natin na ang pagiging mainggitin ay ugaling makasarili. Ang ganitong mga tao po ay yaong mga makaako o self-centered. Walang iniisip kundi ang kanilang sarili lang. Kung kaya't ang gusto po nila ay kung ano ang mayroon ng kapwa nila, mayroon din sila, baka higit pa. Kapag nahihigitan sila ay hindi makapayag, kung kaya't nananaghili. Ang sabi po
sa Biblia, kapag umiiral ang inggit, naroon din ang kaguluhan at lahat ng uri ng kasamaan. Pinagmumulan po ito ng pag-aaway ng iba, katunayan, dahil po sa inggit ay maaaring siraan ng isang tao ang kanyang kapwa sa iba. At ang iba naman ay hayagan kung pagsalitaan o kontrahin ang kanyang kinaiinggitan. May iba naman po na nagagawan pa ng masama ang kanilang kapwa. Dahil po sa ang inggit ay masamang gawa, ipinag-uutos po na ito ay talikdan o iwasan. Gaya po ng itinuturo dito po sa 1 Pedro 2:1. Pakinggan po ninyo. Kaya nga, talikdan na ninyo ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit, at paninirang puri. Ang maging mainggitin po ay hindi makakristyanong pag-uugali, kung kaya't ito po ay dapat talikdan ng sino man. Ang katunayang ito po ay hindi makakristyano at hindi makadiyos na gawain ay nakatala naman po dito po sa Santiago 3:14-15. Pakinggan po ninyo. Ngunit kung ang nasa puso ninyo ay pagkainggit at makasariling hangarin, huwag ninyong ipaghambog ang karunungang yan o talikdan ng katotohanan. Ang gayong karunungan ay di buhat sa langit, kundi sa Diablo, makasanlibutan at di makadiyos. Mga kaibigan, wala po marahil sa sino mang nasa matinong pag-iisip ang magnanais na siya po ay mapabilang sa mga taong sa Diablo. Subalit kapag ka po ang tao, mainggitin. Ang gayong kaisipan po at damdamin ay hindi sa Diyos, kundi sa kalaban niya. Dapat po nating maunawaan na ang inggit ay kaisipan ng laman at ito po ay malinaw na paglabag sa mga katotohanan ng Diyos na nakasulat po sa Biblia. At ang mga tao pong nasa kaisipan ng laman, hindi nakalulugod sa Diyos. Gaya po ng nakasulat dito po sa Roma 8:7-8, pakinggan po ninyo. Ang pag-iisip ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos, sapagkat hindi ito nagpapasakop sa kautusan ng Diyos, at talaga namang hindi niya ito magagawa. At ang mga namumuhay ayon sa laman ay hindi makapagbibigay lugod sa Diyos. Mga kaibigan, kaya ang tao pong mainggitin ay hindi lamang nakikipag-alit sa kanyang kapwa, kundi nakikipag-alit din siya sa Panginoon Diyos. Kapag nakikipag-alit po sa Diyos ang tao, hindi po ito makabubuti sa kanya, manapat ikapapahamak niya. Ano po ang tamang gawin kung tayo naman ang kinaiinggitan at ginagawan tayo ng usap kung ano-ano ang sinasabi sa atin at baka nga nagagawan pa tayo ng masama? Mabuti po ay Biblia ang ating sangguniin. Ang Biblia po ay may itinuturo na paraan ng pagtugon kung sakaling tayo ay ginagawa ng masama, at ito po ay nakasulat naman dito po sa 1 Pedro 3:9. Pakinggan po ninyong pagtuturo. Huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama, at huwag nyo ring gantihan ng pag-insulto ang mga nang iinsulto sa inyo. Ang dapat ninyong gawin ay manalangin na kaawaan sila ng Diyos, dahil pinili kayo ng Diyos na gawin ito para kaawaan din niya kayo. Mga kaibigan, malinaw po ang turo ng Biblia. Hindi natin dapat gawa ng masama ang sino man pong gumagawa ng masama laban po sa atin. Hindi natin marapat tumbasan ng masamang salita ang pagsasabi nila ng masama po sa atin. Sa halipo na gawa ng masama, ay gawa natin sila ng mabuti. Lalo na po kapag dumarating ang panahong nangangailangan sila ng tulong mula po sa atin. Ito po ay mangyayari kapag ang pinairal natin ay pag-ibig. Gaya po ng itinuturo dito po sa 1 Corinto 13:4-8, ganito po ang ating mababasa. Pakinggan ninyo. Ang taong may pag-ibig ay mapagtiis, mabait, hindi marunong mainggit, hindi hambog o mapagmataas, hindi bastos ang pag-uugali,
hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, hindi natutuwa sa kasamaan, kundi nagagalak sa katotohanan, hindi sumusuko, laging nagtitiwala, laging may pag-asa at tinitiis ang lahat. May katapusan ang pagpapahayag ng mensahe ng Diyos at ang pagsasalita sa ibang wika na hindi natutunan. Ganon din ang pagpapahayag ng kaalaman tungkol sa Diyos. Ngunit, ang pag-ibig ay walang hanggan. Kaya ang paraan upang maalis po ang inggit sa isang tao ay ang pag-ibig. Ang umiibig po, maligayang nakikita ang kanyang kapwa na nagtatagumpay at umuunlad sa buhay. Magagawa niyang makisaya sa kaligayahang nararamdaman ng mga mahal po niya sa buhay. Kaibigan, kapitbahay, katrabaho, kapag nakakamit po nila ang magagandang pangarap nila sa buhay at iba pa. Higit po sa lahat, mga kaibigan, batid po ng taong punong-puno ng pag-ibig na kapag ka ito ang siyang nararamdaman at nagagawa niya, ay nagdudulot siya ng kaluguran sa atin pong Panginoon Diyos. Mga kaibigan, sana po ay pinakinabangan po ninyo ang ginawa ninyong pagsubaybay sa programang ito ng Iglesia ni Cristo at nawa ay nakatulong po sa inyo at sa inyong buong sambahayan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Bago lamang po tayo magtapos, inaanyayahan po namin kayo sa isang panalangin. Panginoon po naming Diyos, salamat po ng napakarami sa iyo, Ama. Patuloy mo po na ginagamit na kasangkapan ng programang ito para ipahayag po ang iyong mga banal na salita. Inihiling namin ang mga katotohanan ng narinig po namin sa pagkakataong ito. Patuloy naming maisagawa nang sa gayon payapa kaming makapamuhay sa daigdig, kapiling po ang aming kapwa na nakapagdudulot ng kaluguran at kaluwalhatian po sa iyong banal na pangalan. Bigyan mo po kami ng pusong maibigin sa bawat isa. Puso na nagmamahal at nagmamalasakit sa lahat. Nang sa gayon, makapagdulot din kami ng kaluwalhatian at kaluguran sa iyo pong banal na pangalan. Ingatan mo po ang bawat isa sa amin at higit po sa amin. Ingatan ang pinakamamahal po naming kapatid, ang kapatid na Eduardo V. Manalo at ang kanila pong buong sambahayan. Ang lahat po, magalang na naming hinihiling sa iyo. Sa pangalan po ng Panginoong Hesukristo, amin pong tagapagligtas. Amen.